Darius was relaying what Balbon said to Attorney Folgar when he was interrupted by them. Tumingi siya sa kung sinong gumawa nun at si Mayumi ang nakita niya. Hindi siya umimik nang umiti ito at ibinalik na lang niya ang mga mata sa smartphone niya. Darius, sorry. Anito sa kanya tapos ay lumapit ang isa sa mga kaibigan ni Bella. Hindi ni Darius alam ang pangalan. Baka magsipaglayasan na lang ang mga ito sa asyenda matapos ang bakasyon ay hindi pa rin niya kabisado ang pangalan ng mga ito. Sorry if you tissue ha. Sana maintindihan mo na ayaw na namin ng another Harry for Bella. She deserves a faithful man in her life. Anang babae na lumapit. Tumingi siya doon at gumiti yun. I am Shara. Bihira akong magsalita pero naglalasing. Nagkatawanan ng dalawa ni Mayumi. Siguro ay totoo naman ang lahat ng sinasabi ni Mayumi kay Bella dahil hetong isa pa na nagpapatunay. At nagsabi naman si Mayumi ng totoo kung ano naging reaksyon niya. Baka sapat na yon na dahilan na paniwalaan niyang hindi talaga ito gagawa ng masama kay Bella. Ginamit lang nito malamang ang titig na ginagamit nito sa mga lalaki. Si Yumi talaga ang nakaisip nun sa Manila pa lang kami. We were so afraid for you to fail, so we had a second thought. Pero nang tamaan kami ng alak, ayun tumapang kami. Nagpapasalamat ako sa concern niyo kay Bella. Hindi si Wilson ang para sa kanya dahil mukhang kahit poste ng pinadalhan, hindi sasantuhin ng lalaki na yon. Aniya naman at tumango ang dalawa. You really love our friend. And she's so lucky to have you. Ani Mayumi pero may biglang sumaglit sa isip ni Darius. Ang sinabi ng ina niya nakausap ito ni Leila kaninang umaga. Yung babaeng dumating kanina dito, kinausap ka raw sabi ni Mama. Ano nga palang mga sinabi niya? Napubuntong hininga ito at parang disappointed na umiling. Inaway ako noon, babae mo raw ako na ikinakama mo dati. O palit daw kay Bella. Hindi ko naman pinansin kasi parang sira ulo naman. That woman looks so desperate to have you. She was saying that you were Bella's mother's other man. And you were just going to marry Bella for Hacienda de Guzman. Certain things like those that I could not understand. And I definitely don't care. Duh! Anito sa karumol yung mga mata. Paano siya umalis? She just left like that. Tumalikod na lang tapos na mention pa si Nanay Mariela na kinupkup mo na raw ngayon para maambo na ng kayamanan. Hindi si Darius umimik at nanatiling nakatiga sa mga panga. Buisit talaga si Leila. Sa sobrang desperada ng babae na yun parang baliw na. Huwag kang mag-alala Darius, wala naman kami pakialam sa ibang tao or whatever we hear from them. Si Bella lang pinapaniwalaan namin, anaman ni Shara kaya tumango siya. Bababa na kami, may bonfire kami sa labas at okay lang naman daw sabi ni Mang Kiko. At Yaya Guada, dagdag pa ng babae kaya tumango siya. Mamaya bumaba na rin kayo ni Bella, wika ni Mayumi kaya tumango siya muli sa dalawa. Alam ni Darius kung anong hinahabol ni Leila sa kanya. Hacienda, matagal na rin kasing sinabi ni Lilibet sa kanya na noon pa man, pinag-iinteresan ng mga magulang ni Samuel Trinidad ang ilang palayan at gustong bumili sa parte ng de Guzman. Baka hanggang ngayon ay hindi pa nawawala sa isip ni Samuel ang interest ng mga ninuno noon sa Hacienda. Kaya si Leila ay pilit na isinasaksak ang sarili sa kanya. And in Harry's case, that man knew that Bella is Andy Guzman. Sa mga kwento ni Bella, baka buong akala ng lalaki na yun ay talagang andalag ang tunay na heredera. Hahabol-habol naman yun para rin sa buong Hacienda. Mga mukhang pera. Akala naman siguro na magpinsa na yun ay makukuha nun ang pinag-iinteresan. Tumingin si Darius mula sa smartphone na mag-notify ang chat ng kanyang mga dating kaklase sa kolehiyo. Nag-announce kasi siya na may binyagan at iniimbitahan din niya ang mga nasa malapit. Yan naman si Doc, nakakaalala sa GC kapag may handaan. Yun ang sabi ni Jonel, kaya napangiti siya. Si Jonel ang kanya pinakamatalik na kaibigan noon na nakakaunawa sa pagiging tahimik niya. Na magkolehiyo siya para sa business-related course, matapos niyang maipasang alternative learning system, yun ang kauna-unahan niya naging kaibigan sa business administration, major in financial management. Lasenggo ang lalaki, pero ngayon ay matino na at may sarili ng landing. Gago, yun ang reply ni Darius at napareak ang ibang tumatawa. Naiiling na binulsan niyang smartphone niya at saka siya naglakad papunta sa kwarto ni Bella.
Nakasalubong niya si Guada na nakatingin sa kanya galing sa kwarto ng alaga nito. Darius, nakita kong damit mo sa loob ng kwarto. Anong ibig sabihin nun? Tanong ng babae sa kanya kaya saglit siyang napatanga dito. Ako na nag-alaga kay Bella mula pa noon. Hindi mo naman siguro mamasamain ang tanong ko? Darius found it very awkward to be asked about the topic. Bakit naman tinatanong pa ni Guada kung anong bagay ang halata na sa kanila ni Bella? Kung anong tingin mong ibig niya sabihin, yun na siguro. Yun ang sagot niya kaya ito naman ang napatanga. Guada, huwag mo kong tignan ng ganyan. Nalukot ang mukhang sabi ni Darius dito kaya naisara nito kaagad ang bibig. Saka ito napakurap. Agad itong nagbawi ng tingin at parang natauhan. Oo, sabi ko nga. Baka magkaupo na ako. Lumipad ulit sa kanya mga mata ni Guada at may nakita si Darius na excitement dito. He just smirked and shrugged. Handa na ako, Guada. Hindi ko alam si Bella. Ay, alam mo naman na medisina ang kinukuha nun. Kahit paano'y alam niya mga bagay-bagay. Kung ano man ang mangyari sa inyo, sigurado kong handa rin siya. Ngumiti ito sa kanya kaya tumango siya. Huwag kang mag-alala, Guada. Hindi ko si Bella sasaktan kung yan ang iniisip mo. Alam ko, kami ang pinakamasaya ni Kiko na ikaw ang nobyo niya o magiging asawa man. Hindi mo naman ba siya pinagdududahan na baka siya ang dalang dahilan kaya siya papakasal sa'yo? Wala akong pakialam. Mabilis na sagot ni Darius kaya muli itong napatanga. Makukuha ko ng buong pagmamahal niya pagkatapos ng kasal. Muli itong umiti sa kanya't mas malaki na yun ngayon. Ikaw pa rin ang Darius na nakilala ko noon at hindi ka binago ng yaman at ng panahon. Salamat. Guada left him and he just kept his smile to himself. Nagpapasalamat si Darius ng mga taong ito sa paligid niya'y malaki ang tiwala sa kanya. Nakakatabayo ng puso't lalo siyang nagkakaroon ng inspirasyon na patunayan ang sarili niyang katapatan. Salamat na lang at matapat si Mayumi na kaibigan at hindi magkakalamat ang relasyon ng dalawa ni Bella dahil sa kanya. He will never like that. Palikulik ang uso ni Bella habang pumipili siya ng damit ni isusuot sa Linggo. Puti lang naisip niyang isuot dahil binyaga naman ang pupuntahan niya. Kaya lang baka naman siyang magmukhang bibinyagan at hindi ang anak ni Janice kapag all white siya. Magpipina lang siguro siya. Nakita niyang kanya nakahangon na light pink na bestida at yun ang kinuha niya. Sinipat niya yun ang tingin at saka siya napangiti. Walang humpay ang pagpasok na notification sa kanyang smartphone. Nagkakagulo sa GC ng mga kaklase nila at excited na sobra sa binyag. Napakabongga raw ng lahat dahil galante si Ninong Darius. May bago na tuloy tawag ngayon sa binata, Ninong. Susmi, parang ang dumituloy ni Darius, parang DOM ang datingan. Parang ang Ninong ay mga kontrabida sa isang action movie. Napahagikik siyang mag-isa pero may yumakap sa bewang niya. Kaya halos tumalsik sigurong kaluluwa niya sa gulat. Akala ko kung sino? Ngumiti lang ito tapos sinalikan siya sa balikat. Napakagat siya ng labi dahil parang alam na niya mga ganitong kilos ni Darius. Lalo na nantitigan siya nito sa mata. Susmi, hindi niya kayang umiwas sa mga ganong titig. Nakakapunit yun ng panty. Masakit pa? Tanong ni Darius sabay ngiti sa kanya. Alin? Yung ano ko? Darius beat her shoulder rather than giving her an answer. Pumihit siya matapos na ibalik ang damit sa closet. Yumakap si Bella kaagad sa mga balikat nito at sinalubong ito ng halik sa labi. He cursed but she just smiled. Walang babae na gustong mamura pero sa pandinig ni Bella ay ang sarap nun pakinggan. She loved hearing him curse when he is aroused. Stop it, Bella. Baka hindi ko mapigil. Anito natitilihan ang halikan niya sa may panga. I'm not asking you to suppress yourself either. She answered it was enough reason for Darius to kiss her hungrily. Ganon din ang naging tugon niya at agad niyang kinapang bewang ni Aslan. Masyado siya naibahan sa sarili niya kapag napapadikit na lalaki ito sa kanya. He never fails to awaken her needs as a woman with just a single touch of his hand. At tuluyan si Bella ang inangkin ni Darius. Nasa may van si Darius nakatayo tinitingnan ang mga gulong ng sasakyan. Handa na siya sa pagpunta nila sa simbahan para sa binyag. Ang iba'y nasa reception area na naghihintay, tulad ng kanyang mga dating kaklase at kaibigan. Tumingin siya sa bukana ng pintuan na makarinig siya ng malalakas na hagikikan. Lumabas doon ang mga nagagandahang mga babae. Nagkakasayahan naman ngayon nang lumabas sa portico at naglakad sa pavement. Inalis niya mga mata mula sa mga babaeng yon dahil ayaw niya ng giyera.
Mahirap na umalis ang pagiging selosa ni Bella dahil sasabihin na naman nun ay hindi nagsaselos kahit na halos parang gusto na siyang itulos. Sa pagbaling ni Darius ay si Guad ang nakita niya, papalapit sa kanya galing sa pangunguhan ng atswete. Nariyan pa palang mga kandidata sa pageant, kaya gagandang mga bata talaga. Nasaan ang alaga ko? Sandalit baka hindi pa nakakapag-ayos, ani Guada saka nagmamadaling naglakad papunta sa mansyon. Naiwan si Darius na naghihintay sa may sasakyan hanggang sa makalapit ang mga babae sa kanya. "We're ready," Bea declared, so he nodded. "Wala pa si Mrs." Umili si Darius sa kabinuksan ng pinto ng sasakyan para makasakay ng mga ito, pero wala siyang tinignan na babae. "Sakay na kayo, titingnan ko lang," aniya habang nakatingin sa kanya mga babae. "Ang pogi naman ni Ninong Darius," anang isa sa mga babae. "Siyempre, si Darius pa," ani naman ni Bea. Nakangiting tinignan niya ang sarili saka siya naglakad para puntahan sa Bella. Nasa gitna pa lang siya ng pavement ay maras nang bumukas ang screen ng pintuan at lumabas ang hinihintay niya. "I'm here na!" she yelled. Nagmamadali itong naglakad kahit ng taas na suot na sandals. "Mag-ingat ka," aniya sa dalaga na nangkit ang mga mata sa pagkakatingin sa kanya. "Ang gwapo mo ha?" anito kaya lumapad ang ngisi ng binata. Nakaputing button down lang naman siya at cream trousers. What makes him even outstanding? He was just so simple but he feels glad that Bella finds him handsome. "Ang ganda mo," aniya naman dito kaya tumirik ang mga mata nito at yumakap sa bewang niya saka tumingala. "I know," she giggled. Sinalubong ni Darius ng halikang leg ni Bella at naamoy niyang masarap na amoy na pabango nito. It was so subtle and very feminine. "I love you," she told him. "I love you too." Bulong ni Darius sa may leg nito at hinalikan pa siya nang isa pa sa kanya nilalain papunta sa sakyan. Bagay na bagay ditong kulay suot nitong bestida. Lalo itong nagmukhang bata at lalong namuti. Darius opened the door for her and helped her hop in. Nakatitig sa mukha niyang dalaga kaya medyo umarko mga kilay niya. "Bakit?" Umiling ito ngumiti lang. "Thank you for making this possible. Maliit na bagay," aniya naman. Ikinabit niya ang seatbelt ni Bella at saka ni Darius sinara ang pinto. Umikot siya sa driver's side at sumakay doon. Saradong restaurant, nang pumasok sila at kantang sumalubong sa mga tenga ni Bella. It was so soothing. And it was a love song. May mga lobo sa paligid at mga bulaklak. Napakasimple ng lahat pero sobrang elegante ng loob ng reception area. Tulad din yun ni Darius. Napakasimple pero kitang-kitang pagiging mayaman. Hindi niya alam kung bakit ganun. "Sus ko, nakakahiya," Janice whispered beside her. Nasa kabila naman itong ina na kanina pa rin walang imik at parang hiyang-hiya na sobra sa kanila ni Darius. "Ano ka ba? Ngayon ka pa ba mahihiya? Barya lang to kay Darius," natatawang sabi ni Bella sa kababata. "They really make a perfect couple, di ba, Janice?" Singit naman ni Bea na kagad na tinanguan ng isa. "Sinabi mo pa, pareha silang napakabait. Ang daming tao. Sino bang mga to?" tanong naman ang ina ni Janice. "Friends po ni Darius at mga friends namin ni Janice, who were available to come today po," anaman niya. "Huwag po kayong mahihiya, moment niyo to ni Janice. They're just here para makikain." Nagkatawa na ng mga ito sa sinabi niya. Bakit? Totoo naman. Ang daming lalaki nakatingin sa mga kaibigan ni Bella nang ilibot niya mga mata. Si Darius ay nahuli pa dahil may kausap sa may labas, manager ng mall. "Let's go na, Janice. Doon na kayo sa unahan ni Baby for the picture taking," aniya sa kababata sa kabinalingan si Bea. "Bea, you take care of our friends. Ako nang bahala. Alak lang katapat ng mga to," ano yun sa kanya kaya nagkatawanan sila. Hila ni Bella ang kaibigang si Janice sa may unahan ng restaurant kung sa may isang upuan niya nakahanda. Kasunod din ang photographer pero may kagad na umalalay sa kanya kaya para siyang kinoryenting na paiwas. She looked back and it was a man in a semi-formal attire. May edad na ito parang si Darius. Si Darius ang kasing tanda nito. Kasing tanda talaga? May naghihiyawan ng mga lalaki sa isang mesa at parang pinupush ang lalaki sa ginagawa nito sa kanya. "Huwag ka nang umasa, Tadeo." A man behind them spoke and it was Darius. "Pare, anong lalaki na parang natakot bigla? Si Bella ang hinahawakan mo. Anito pa't parang gulat na gulat ang lalaki." "Ha? Bella na anak ni Mrs. De Guzman?
Agad na bumitaw ang lalaki sa kanya, kaya tumuli na sila ni Johnny sa may upuan. Natatawa ito sa lalaki. Basag! She also giggled, why are men so interested when they see a woman around? Hindi naman lahat. Si Kuya Darius naman hindi. Babae ka mo interesado sa kanya. Sisipain ko siya. Sad ni Bella kagad kaya lalong tumawa si Janice. Kinuha ni Bella ang anak nito saka siya lumapit sa may cake. Magpapakodak na sila dahil pupuntahan niya ang kanyang mga kaibigan. Nagpakodak na rin sila ni Janice at ng ina nito. Lumapit si Darius at kinuha rin ang bata. At ewan niya kung bakit siya napatulala dito. He's a big guy but the way he carried the toddler was very gentle. Ang bait siguro ni Darius na maging ama kahit na masungit itong tingnan dahil hindi ngumingiti. Dito ka, anito sa kanya kay napakurap siya at lumapit dito. Yumakap siya sa baraso nito at kinunan sila ng litrato ng photographer. Naghihiyawan na naman ang mga lalaki sa isang mesang pinagtabi-tabi. Kung sino pang mga gurang ay siya pang mga maiingay at pasaway. Tropa mo sila? Tanong niya sa binata ng tingalain niya. Ikinahihiya ko sila. Ani Darius kaya ang lakas ng tawa ni Bella at nangingiti na rin to. Mga professional na yan pero parang mga tambay sa ilog ng Di Guzman kung makahiyaw. Mga naliligo na walang saluwal. Lalo si Bella tumawa't napipigil din nito ng tawa habang nakatitig sa mukha niya. With staring, nailang ako sa mga titig mo na yan. Sad ni Bella nito sa kanya pinaningkita ng mga mata. Totoo yun, ibang titig ni Darius sa lahat, nakakatunaw at nakakailang. Sana man ako tititig kung hindi sa mukha mo. Piloso pong sagot ni Darius kay hinampas ni Bella kagad sa braso. Let's be formal na again for the picture taking, she told him and signaled the photographer to take shots again. Parang ikaw may pabinyag, mas marami ka pang koda kaysa kay Janice, sabi ni Darius kaya pikon na pikon si Bella. Na sumimangot at saka naman umilaw ang kamera ng litratista. Buwisit talaga? Pero pansin din nga niya yun. Sinanyasal niya si Janice at ang ina nun na lumapit para magposing-posing pa siya. Pagkatapos nilang magpakuha ng mga litrato ay hindi pa rin binibitawan ni Darius ang anak ni Janice. Bit-bit itong bata sa mesa kung saan naroon ang makaibigan nito. Tapos ay tinanguan siya. You better eat now and tita habang nasa kay Darius pa si Bibi. Bulong niya kay Janice. Samantalahin natin ang pagkakataon na may babysitter pa. Napakapogi ng babysitter na yan, anak, anang ina ni Janice sa kanya. True po, tita. Agad na sangayon ni Bella bago iniwan ang mga yon para lumapit siya kay Darius. Nakaupo ito sa silya at kalong si Bibi. Naglalaro lang naman ang bata ng mga table napkin na may ribbon. Lahat ay nakamata sa kanya, alam niya. Oo, siya nga yung nasa pitakan ni Darius. Hindi ko na mukhaan kasi dalagang-dalaga na lalo. The man said who is Tadeo. Sorry Bella, akala ko kasi kung sinong single na pwedeng i-date. Kung tinuloy mo, hindi sana bukas ililibing ka na. Ano man ang isa pang lalaki kinagkatawanan ng mga to. Siya si Bella, anak ni Lilibet. Siya ang teenager na parati kong kasama sa pickup noon. Darius introduced her. Nakaramdam si Bella ng konting hiya dahil baka alam ng mga taong ito ang trato niya kay Darius noon. Tapos hindi naman pala siya tagapagmana talaga. Patay na patay yan sa'yo, Bella, kung alam mo lang. A man said with a very wide grin. Akong bulag na saksi sa mga palihim na dalamhati niya noong inaaway mo siya at umalis ka. Parang tangang ginagawang 15 minutos na biyaheng Di Guzman hanggang Manila. OMG, there it is. Bella bit the inner wall of her cheek and glanced at Darius. Tahimik itong dumampot ng wine glass at sumimsim ng alak doon. Dapat siguro hindi ko na kayo inimbitahan dito. Anito kaya pinagtawa nito ng mga kaibigan. Hindi lang pala salita si Darius pero sa loob ay sobrang lambing at sobrang bait. Hindi natuloy ni Bella maialis ang mga mata dito pero bigla itong tumingala sa kanya. Totoo ngang mahal na nga niya ang lalaking ito. Wala siyang anuman na bahid na panghihinayang sa paghihiwalay nila ni Harry. And this is the right time for her to be thankful it happened. God took away one of the negative energies in her life. Huwag mo yung papakilala sa mga kaibigan mo, Bella. May mga asawa na mga yan. Banta ni Darius sa kanya kay natawa siya. Don't worry, may mga boyfriends na rin sila. Pagsisinungaling ni Bella dahil hindi naman lahat ng kaibigan niya ay committed na. Puntahan ko na sila. Are you okay with baby? Tanong ni Bella dito at tumango ito. Tinapakita sa dibdib pero hindi niya inasahan na hawakan ni Darius ang kamay niya at biglang halikan. Kahit na moderna siya at halos manatili sa syudad, na maingit gising ang mga tao sa gabi,
mas gusto pa rin niya makakilos na gano'n ni Darius. She feels very respected and important. Nakatagong ngiti niya na naglakad papalapit sa mesa ng mga kaibigan niya, pero bigla na lang natutup ni Bea ang pisngi nito. I wish may ganyang lalaking tititig sa akin. Nakakaingit. Pengi nga lang isang Darius. Anitong parang nasa alapa apat kinikilig. Kaya lumingon si Bella na natatawa. Kahit ganito si Bea, hindi siya makaramdam ng selos sa mga kalokohan nito. There she found those alluring eyes and most caring of all the eyes she had ever seen so far. Nakasunod sa kanyang tingin ng mga mata ni Darius at parabang sa kabuuan ng lugar na yon, na maraming babaeng magaganda, ay siya lang pinakamaganda sa lahat. At dito na po nagtatapos ang 33 kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.